Bulacan na si Mr. Ang dyan, wala nang bawian. Totoo po yun. Alam nyo, kaya ho ako nag-attend dahil ang balita ko po, maraming bagay na hindi pinagkakasunduan. Sabi ng government, pa-filean lang namin ng right of way yan, yung bayat, tsaka yung pag-aasikaso niyan, responsibility niyo na yon. Ayaw na naman din ng kabila. Eh sabi ko, hindi na matatapos tong problemang to. Sabi ko, halimbawa, kung sagutin na lang namin lahat nito, sagot na namin yung pagbabayat ng right of way, sagot na rin namin yung local government, in short, sagot na namin lahat. Dahil, di ba, pati yung lupa, sa amin na rin yun eh. O, para wala na tayong pag-aawayan. Doon ho, nagkatapos yung usapan ng 5 hours na yon. At I think, alam nyo, kanina, pinapaliwanag ko po dito sa mga kasama ko sa mesa, itong project na ito, halimbawa, kung ito ay 800 billion pesos project, dahil nung araw, nung in-offer natin ito, 50 to 1 eh, ngayon 54. Kung 800 billion pesos project to, inuutang mo yan ng dollar loan plus inflation, it will cost the proponent 80 billion pesos a year. At pagka sumabla ito at hindi kumita after 5 years, eh, yung proponent pwedeng madisgrasya. Kaya ganun kami kaingat at tinatayaan na namin halos lahat ng future ng kumpanya natin to do this project because this project will really be very good for our country. This is a game changer. Ang says foreign tourists choose to skip the country because of high airfares, but he's confident the Bulacan Airport will not only improve quality. ...168 hectares. Is expected to decongest the Ninoy Aquino International Airport. The whole area, which will house the airport, is 2,500 hectares along Manila Bay in Bulacan, Bulacan.